ayon po sa mga nag-aaral ng kalagayan ng produktong petrolyo sa kasalukuyan, makaumabot daw po ng 100 ang bawat litro. Ayon po sa nakarating na ulat sa pamamagitan po ng pulong balitaan ng President-elect Ferdinand Marcos Jr., pansamantalang tatanghanan muna niya ang pangangasiwa sa kagawaran ng agrikultura para na sa ganon ay ma-address kagad yung mga problema natin sa bigas, sa isda, sa gulay at kung ano-ano pa. Sa isa pong briefing, sinabi niyang malala ang problema sa sektor ng agrikultura kung kaya kinakailangan na ito ay tingnan mabuti at tutukan mismo ng Pangulo, ng papasok na Pangulo. Ano? Among his plans is to rebuild the value chain in agriculture at isang paraan para makuha ito ay by tweaking the organizational structure. Kasi ito yung problema. No? Ang gagaling ng mga tigapuna eh. Amala, hindi na pwede yan. Ha? Ganito yan. Ito, sabi ko nga, kahit na nung panahon pa ni Secretary Manny Piñol, sabi ko, Brad, you will be assuming Department of Agriculture. Kinakailangan dyan, magaling kang manager, magaling kang magician. Sabi niya, bakit? Kasi ako, ang problema dyan, meron kang Department of Agriculture dito sa Imperial Manila, and then the entire gamut of the agricultural sector has been devolved to the local government. E kung tangat kalahati yung gobernador tsaka mayor, walang kaalam-alam, walang pagmamahal sa agrikultura at pagkain, todas ka rin. Kasi nga yung implementation, nandudung sa baba eh. E kung ang alam lang ng ano, ang alam lang ng mayor, paano kumuha ng ano, patong para sa wedding, o kaya para sa last two, o kaya para sa isabong, wala siyang pakialam dyan, wala rin siya. Tapos, ang nilagay na head ng agriculture sa isang munisipyo, yung kanyang leader sa barangay kung saan siya number one. O, di wala. So, hindi ho biro. These are the things that we must understand, especially yung mga newsman, yung mga journalists who are supposed to be covering the issues, no? Madali yung magpuna eh, but to understand the structure. Kaya ako, saludo ako kay Robin Padilla. Sabi niya, kinakailangan unawain natin yan. Kinakailangan itunong muna natin yan. Otherwise, wala akong magaling na lalaki sa Pilipinas na makakasolve ng problema ng bansa. Ha? Kasi, yung mga magagaling na politiko nung araw, sa pagpapasiklab nila, ginawa nila, dinevolve nila yung national function to the local government, hindi sinama yung budget. O kaparoon ng Department of Health. Yung pondo para sa mga gamot, nandito sa Manila. Pero yung gamutan at saka ano, nandito sa probinsya. Eh, nung gagamot mo rin, kung yung gamot nandun sa taas. Ito yung ano eh. These are the imponderables of governance in the Philippines. No? Kaya kinakailangan mo, pinapaliwanag natin sa mga nanonood ang bagay na ito. Because not many, halos wala sa mga announcer sa Manila ang nakakaintindi niyan. Unless of course they studied local government administration. Or public administration. Kaya, yung mga nagmamagaling dyan, akala mo kung sino tarpulano namumuna, pakisampal na lang ng 2 beses sa balat ng durian para matauhan. Ano? Okay? Speaking of mga ngasiwa ng mga ahensya ng gobyerno, sabi ni President-elect Marcos, by June 20 or before June 30, ay mabubuo na niya ang kanyang gabinete. So, right now, kasi wala pa siyang Secretary of Health. Wala pang kalim ng ugnay ang palabas. Wala pa rin papalit kay Tugade or hindi natin alam kung i-retain ba si Tugade or what, no? Ang daming spekulasyon, ang daming haka-haka. May mga, siyempre, may mga nagmamanok. Alam niyo naman yung mga, gusto namin si Terbosa yung maging, anong pangalan nito, maging Health Secretary. Gusto namin si Silvano, gusto namin si ganito. Eh, ultimately, ang presidente yung ang pipili niya, no? Sabi nga ni Mr. Marcos, I won't be surprised if we have an appointee or a nominee. I'm sure they will have,
importante yung the whole ano eh cabinet at saka yung priority yung economic managers at least nabuo na. While it is important to have a Secretary of Foreign Affairs, meron na muna tayong ganito yun eh. Para maintindihan natin. Hindi porke walang mai-appoint na cabinet secretary, hindi natatakbo yung agency. Tandaan po natin, the agencies are civil servants. No? Yung mga nandyan. So meron dyan mga plantilla positions na presidents may come and go, pero yung mga programa ng ahensya nandyan. At saka may mga undersecretary o assistant secretary na iiwan dyan. So, mapapatakbo nila. Nothing to worry, no? So, sabi ni Mr. Marcos, makukumpleto niya by June 30. Well, let's hope he does, no? Parang sa ganun, smooth ang takbo ng ating gobyerno. In the meantime, dun sa mga motorista, sa mga lalo-lalo na mga chauffeur at operators ng public transportation, medyo ito yung sinasabi ko kanina na hindi po kaganda ang balita because ayon po sa mga nag-aaral ng kalagayan ng produktong petrolyo sa kasalukuyan, makaumabot daw po ng 100 ang bawat litro ng produktong petrolyo. Ito mismo ay ayon na rin po sa mga dalubhasa dyan sa Department of Energy. Si Undersecretary Arquiza nga, June Arquiza, sabi niya, very possible yung 100 pesos per liter. But this is unlikely to happen in a single week. Hindi ho, halimbawa ngayon, 21, gusto natin, iniisip natin, hindi daw. Pautay-utay, no? Sabi nga ng mga Tagalog, no? Pautay-utay, pero because of the, wala nga kasi tayong ano eh, hindi naman tayo, wala tayong produktong petrolyo, talagang namimili lang tayo. So kung ano yung presyo sa pandaigdigan ng pamilyan, sumasabay lang ho tayo dyan, no? That's an extreme situation, but hindi po tayo dapat mabigla because kapareho nga, sinuwento ko na sa inyo nung Sabado, yung Libya nag-reduce ng production sa crude oil. So, alam nyo man, low of supply and demand, pag kukunti ang supply, mataas ang demand, mahal. Ganun yun. So, right now, wow! Akala ko wala ngayon. Effective today pala may increase. Pero maliit lang. Gasoline, tumaas ngayon by 80 centavos. Yung diesel tumaas ng 3 Gs. Naku, ito yung ano eh, ito yung masakit ko doon sa public transport. Karamihan kasi diesel. Tapos yung gas o kerosene tumaas po ng 170 bawat litro. Ano ito? Tatlong linggo na sunod-sunod, no? By this time, the net increase should have gone up to 28 pesos and 70 centavos for gasoline. Mas mataas lalo ang itinaas sa diesel kasi kinukwenta namin yun sa 3 weeks nasa mga 41 pesos and 15 centavos na ang itinaas po ng diesel samantalang yung panggatong na gas nasa ano nang tawag nito malaki-laki na rin no malaki-laki na rin mabigat pero wala tayong magagawa yan oh talaga ang kalagayan natin right now nasa 91.90 sus Mario sir 8 Gs na lang abot na ng 100 no pero yung kerosene can go as high as 97.34 ganun so hinga-hinga muna tayo no hinga-hinga inom tayo na salabat para na sa ganun hindi tayo nihimatay sa presyo